Welcome back to our channel. So today may bago naman tayong video. Ipapakita ko sa inyo yung winosery ko sa Shopee. Nag-anap ako ng mga keto products and may nakita ako sa Shopee na very affordable lang sila. Unlike sa Lazada. Sa Lazada medyo konti lang yung mga keto products. Dahil gusto kong itry yung ketogenic diet, yun nga, naghanap talaga ako ng mga ketogenic products na pwede kong i-take yun. Yung weight ko talaga guys nagre-range siya sa 65. Yung pinakamabigat ko na weight na inabot is yung 70 kilo. Pero ngayon yung weight ko ngayon is nasa 66 kilogram ako ngayon. So mag-start ako ng ketogenic diet bago to sa akin and sana maging effective siya sa akin. So, i-share ko sa inyo guys yung mga ketogenic products na nabili ko sa Shopee. Ayan, dumating siya kahapon. So, bago ako mag-start ng ating ketogenic diet, gusto ko sa inyong i-share yung aking mga grocery items na nabili sa Shopee. Ilalagay ko yung link niya sa my description box. So, bago pala natin simulan tong video, guys, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe and huwag mong kalimutan i-click yung like button and yung tiny bell para updated ka sa mga susunod na videos natin. So, let's start. So, eto yung mga binili kong pang-keto diet. Ayan, simulan na natin. Kulang pa to, guys. Hindi kasi kakasya sa pouch. So, sa susunod na lang yung iba. Ayan. So, mag-start tayo dito sa... This one is, chunks in spring water. Ayan siya. So, bumili ako nito ng dalawang product. Ang pagkaalam ko, tatlong flavor to. Pero, ito lang yung pinili ko, yung spring water, saka yung olive oil. Ayan siya. So, tig-isa muna yung binili ko kasi di ko pa alam kung maganda yung lasa niya. So, susubukan pa lang naman natin to na first time. So, tig-isa muna kasi kung alin dito yung masarap, yun yung i-re-purchase ko, diba? Oh, so, ito. So, bumili ako nito. Yung price niya, ilalagay ko na lang din sa screen, guys. Okay? So, ayan. Meron tayong dalawang gold seas. Gold seas ng yellowfin tuna. Chunks in olive oil and spring water. So, dahil tatanggalin na natin yung sugar sa ating diet, meron naman na pamalit sa kanya. Itong equal na gold, no calorie sweetener. Sweetener siya, guys. So, dalawa yung binili ko. Ito. Ayan. Ayan siya. So, ito na yung ihahalo mo if ever gagawa ka ng coffee na dapat walang sugar, guys. Iiwasan na natin yung mga 3-in-1 coffee. I think mas recommended yung bulletproof na coffee kesa sa mga 3-in-1 sa keto diet. Ayan. So, meron tayong dalawang balot nitong equal na no-calorie sweetener. So, kapag nagluto naman tayo, syempre mas dun tayo sa mas healthy na options ng salt. Bumili ako ng Himalayan salt na 100 grams. So, dito tayo sa healthy options ng salt. Yan. So, ito na yung gagawin nating asin kapag nagluluto tayo. Himalayan salt. Marami yung mga benefits nito. Ilalagay ko dyan sa screen para mas maintindihan nyo kung ano yung benefits na nakukuha sa Himalayan salt. Okay. So, next na. Next is yung chia seeds. So, ito, super sikat to sa mga diet. Chia seeds. So, pwede siya panghalo sa food. And, pwede mo rin siya i-take na siya lang. Ibababad mo lang siya sa tubig. And, iiwan mo siya overnight. And, pakagising mo, saka mo siya iinumin kasama ng water. So, ayan. And, ayan, mas maganda din siya sa mga fruits shake. Ihalo. Para siyang gelatin yung texture niya. And, ayan, sikat na sikat to sa mga keto diet dahil parang yung feeling mo kapag nag-take ka nito, yung feeling mo lagi kang busog. So, ayan, meron tayong chia seeds. Yung pinili ko is yung 100 grams lang. Okay. Next is
Ayan. So, meron din akong biniling eto. Keto pancake mix. Yeah. So, eto, dahil may hilig ako sa pancake, eto, nasa healthier options na siya. Kasi yung gamit dito is pinaghalong almond flour. Almond, tama ba? Pinaghalong almond flour and also yung coconut flour. So, ayan. Meron tayong keto pancake mix. Papakita ko din sa inyo yung magiging tutorial natin kung paano natin to gagawin. Ayan. Saka maganda kasi meron na siyang nakalagay yung calories 110. Tapos, yung recipe niya, yung kung paano siya lutuin. Next is, ayan, ito yung medyo marami. This one is coconut flour. Ito kapag halimbawa, magluluto ka ng tinapay or ng fried chicken. So, yung flour doon, i-replace mo na siya ng coconut flour na. Kasi, bawal yung mga corn starch, yung mga starch na foods, I think sa keto. So, eto na yung ipapalit natin. Instead na yung mga nabibili sa supermarket na flour. Anong flour ba yun? Yung natural na sa bread. Wet flour lang ba yun? Basta eto na yung madalas na ginagamit sa keto, yung coconut flour and the almond flour. Next is, ano pa ba? So, kapag tinapay, ginawa mo talagang coconut flour na yung gagawin. Next is, eto medyo bago to sa akin. This is first time na masusubukan natin. This one is the shirataki rice. Yan. So, dahil bawal na yung rice sa keto, eto na yung kakainin natin. Ilulutuin natin na rice. Malambot siya. Parang rice lang din talaga siya, guys. And, ayan. Ayan. Chocolate. Ito sa bag ko. So, ayan. Medyo mahal lang siya. 95 pesos. Ayan. Pero, syempre, dahil nga bawal na yung rice, eto na yung rice. Na sa may likod. Ayan. So, eto na yung magiging rice natin. Isa lang muna yung binili ko kasi first timer. So, di ko alam kung magugustuhan ko yung lasa niya. Yun. Para sure, di ba? Kasi kung marami yung bibili ko tapos di ko naman pala type yung lasa, di masasayang lang. So, eto na. Isa muna. So, yun lang guys yung mga basic keto products na binili ko. Yung iba, hindi pa siya kompleto kasi nga hindi kakasya sa pouch. So, next time na lang yung mga susunod. So, ayun guys. Sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga keto products na allowed sa ating ketogenic diet. So, yun lamang guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood nitong video. And I'll see you next time.